哎呦你。Yun, mapagpalang hapon mga idol sa mga nanonood. Yan. Hal! Kula nga. Na lang. Yun, wait lang mga idol. At i-share lang natin sa aking Facebook. Ba't parang mahina ang wifi natin? Baka doon sa kabila na kapon na ito. Ang pabida. Ang hina, oh. Yung baka sa alpa siya. Alpa nga. Alpa. Ganyan yan. Wait lang mga idol at kumanda din yan. Connected na. Ba't grab? Hindi naman ako nag-grab. Share lang natin sa aking page. Sa aking FB. So, nandito tayo sa FB page natin. Dito lang, sa labas. Share. Magsusulat ako. Hindi naman nag-share. Yun. May page na nanonood sa atin. So, pakishare nyo na rin po yung ating video. At may mga bago tayong ilalabas na mga medalyon. Wala akong makitang comment ah. Wala bang comment? Ano to? Iba yata yung naishare ko. Yung naishare ko ay yung kahapon. Wait lang, nagkamali. Yan, mapagpalang hapon, mapagpalang buhay sa lahat. Sa lahat ng nanonood. Cesar Joseph Geniswak, so yan, mapagpalang hapon sa iyo, bro. Yan, share natin. Ito ba yung bagong cellphone ng sis? Tignan natin kung na-share na. Yun, na-share na. I-public na lang natin. Yan. So yun, meron na tayong 9 viewers, 10 viewers. At ipapakita ko lang sa inyo ang so yun nakapag yan o, ang gandang hapon kay Marv Cepeda. So itong medalyon natin, hindi ko ganong iharap kasi kokopyahin na naman po, pinipirata po kasi yung mga gawa namin yan, tagilindang natin ng konti. So ito yung sa sugal po natin ay naubos na kaagad
ang 20 pieces, may umorder na 20 pieces. Ang partner po niyan, may partner siyang libreta na dasal. So ito po yung pinakadasal niya. Yan ang cute. So kompleto siya. Hindi ko na ipakita kasi alam niyo naman po, kinokopya talaga. Mga pinipirata yung ating mga gawa. So ito yung para sa sabong, para sa mga sugal. So pwede niyo tong dalhin sa mga patay dahil nasa inyo naman yung dasal. So mabubuhay yan, mabubuhay at mabubuhay. So meron tayong nadagdag dito na ilang piraso lang kasi kakaunti lang po ang production talaga na ginagawa dito. Kaya 2 4 6 8. So meron po tayong 8 na naidagdag lang, no. So unahan na lang ulit sa makakakuha sa 8 pieces na nandito na medalyon para sa sugal. So itong pangalawang Friday niya, so bukas pwede na namin pangalawang pagpapalakas na niya mamaya kasi kakargahan ulit namin yan. Tapos ito, unang karga pa lang to. So yun, sa unang karga ay pwede na rin naman natin i-release pero maganda yung inaabot din siya ng isa o dalawang karga sa mga medalyon. Then sa mga naghahanap ng pre, ito po yung pre na ibibigay namin. So ngayon lang po kami magbibigay ng ganitong pre. Ito ay para lamang dito sa mga pampaswerte. Pero kung sa ibang mga order, so ito po yan. May tagupaypay. Din yung tinatawag nilang buhok ng duwende na pampaswerte sa sugal o gayuma sa negosyo. So yan yung ibibigay namin. May kasama ng langis. At meron tayong limitado na buntis na Maria Milagrosa. So ito po ay alam nyo naman sa mga sugal din, swerte ang buntis sa sugal. Swerte din ang buntis sa hanap buhay at negosyo. So pag buntis talaga, alam natin na ito ay swerte, no. So ayan, limitado yung aming i-release. Then meron din para sa sabong. Ito naman yung sa sabong, si Manok. Para sa sabong, sa sabong lang talaga siya, walang iba. Ito naman sa negosyo, sa bahay, sa pamumuhay, ito yung tinatawag natin na 7 dwarfs, yung 7 duwende na pwedeng alagaan sa bahay. Binibigyan ng pangalan, inaalagaan. So yan yung kakayanan niya. Then meron din tayong 3 Trespico Roma. So iyan po ay hindi gawang Cavite, ah, sariling gawa po yan, bagsakan. Mapagpalang tanghali kay Caralasi di Aguila. So iyan po, 3 pieces na Trespico Roma, 3 mata. Then meron po tayo ditong unang labas, unang gawa, kauna-unahang gawa at kauna-unahang labas. So malakas to dahil alam nyo naman sa mga nakakakilala sa mga antingero, napakalakas po ng Espiritu Waxin. So napakalakas po niyan, Espiritu Waxin. So unang labas yan. Then nasa merkado naman to kaya pinapakita ko. So ilalabas yan, yung iba magkakaroon din. Ang Anima Sola. So kung malakas ang Waxin, mas malakas po yung Anima Sola. Yung Anima Sola, yun yung sulong liwanag na tinatawag ng kalangitan. Sulong liwanag ng kalangitan. Then bagong basag, bagong gawang medalyon po ito. Sa mga gustong mag-order, lalo na sa YouTube, no, pag dinownload ko to sa YouTube, ang anuhin nyo lang po, tumawag kayo sa akin sa 0956-022-6467. So yun lang po. Tapos ito ay nag-design na po ako nito noon, pero hindi po ako gumawa ulit. Hindi na ako gumawa nito magmula nung nagtampo ako dahil napatiran po ako nito. So ito yung nung ako ay nag-i-start pa lang sa negosyo, ito ay sarili kong gawa noon, gumawa ako
No, parang matatawag natin na original na siya, hindi na siya imitation kasi ako na mismo yung gumawa. Makikita po ninyo ito sa China at sa Thailand. So, ang tawag po dito ay mantra bracelet. So, tignan po ninyo. Ito ay pinagsamang black obsidian at black onyx. So, ito po, onyx siya. Yung beads na yan. Pure onyx, tapos pure black obsidian. So, yung black obsidian, para sa negosyo, para sa swerte. Yung black onyx naman, anti-karma, tawag nila dyan eh. Parang anti-karma, tapos pantanggal ng negatibo, kamalasan. So, ito yung black obsidian na original na nasa akin. So, bato siya, hindi siya plastic, kasi may mga plastic na ganito. Ito yung isang black obsidian, pyramid black obsidian. Ito yung gamit-gamit ko rito. So, pang kalahatan kasi siya, may pang-ultra pa siya, kung ano-ano yung gamit niya. Then, ito yung panlalaki po ito na black obsidian na may black onyx. Tignan ninyo yung loob. Then, pagka ito ay mabigat at lumalamig. Kasi yung original, ayan, tunog pa lang. Sa tunog pa lang at kahit sunugin nyo siya, hindi siya masusunog. So, yun yung pagtingin kung paano nyo titignan, paano nyo titestingin yung original na black obsidian tsaka black onyx. So, yan. Ito ay bracelet na tinatawag na mantra bracelet. So, hindi ko pa sinusot kasi hindi ko pa nababatintingan at hindi pa nakukonsagra. Kaya, habang hindi pa nakukonsagra at hindi pa nababatintingan, pwede to. So, sa negosyo, sa pamumuhay, pangkabuhayan, depensa sa sarili, sa kulam at barang, bali lahat, pangkalahatan na po ito eh. Itong black onyx po na to. Pangkalahatan na siya. So, ang itsura naman ng pambabae ito, medyo may pagkabilog po yung kanya. Ito, kontrado. At mas maliit doon sa panglalaki. No, meron tayong panlalaki, meron pambabae. So, yan. Original din. Sa mga nagtatanong kung magkano ito, ito po ay mababa lang din ang bigay ko. 1,000 plus 2,000 doon sa shipping fee. So, yun, magka-price lang din po sa babae at panlalaki. Ayan. Tawag yan ay mantra bracelet. So, ito ay tested na gamit ko to noon. Nung napatid yung ginawa ko, may, nagtampo ako kasi sarili kong gawa, nasira. Ito ay di umuunat. No? Garterize siya. Tapos, mas pinakapal ko yung ginamit ko ngayon para hindi siya basta-basta napapatid. So, yan yung ating mga ilalabas ngayon. Then, meron po tayong Saint Benedict medallion. Tignan po ninyo kung ano itsura ng Saint Benedict medallion. Hayag siya, pero pagdating sa likod, tenen. So, magandang gamitin. Hindi siya ganong kalakihan. Siya ay katamtaman lang ang laki. Then, ito po ay 150 lang yung bigay natin ito. Para sa lahat. So, 150. Ito po ay promo din kasi kung bakit ganun. So, alam naman natin, magde-December at mas kailangan ng iba ng mga mura lang na pangontra. So, ito, naglalabas kami ng mga puro mura lang kahit mga mutya. So, January, balik na po tayo sa ano. Balik na po tayo sa dating price niya. Tanghali pa lang ba? Oo nga, tanghali pa lang. Akala ko hapon na. So, ayan. Ito po yung kanyang likod. Ito yung kanyang harap. Sino kaya yun? Wait lang, nagbablog lang ako. So, ayun. Ito yung ating medallion. So, ayan ay 150 pesos sa mga gustong kumuha. Kung gusto niyo na kasama ang dasal, pwede natin isama ang dasal. Pero kahit hindi nyo na dasalan to kasi konsagrado na siya. No, huwag nyo lang ipapasok sa mga patay at
sa mga lamay at sa sementeryo. So hindi na siya need na dasalan. Pero kung gusto niyo may dasal para mas lalong lumakas, pwede naming ibigay. So iyon. Ito po ay limitado lang din. Limited. No? Masasabi ko sa inyo na ito ay sarili kong gamit. Noon ang labas ko nito, naglalabas ako nito 3K yung bigayan ko nito kasi sobrang mahal noon ng... Ewan ko kung bakit bumaba ngayon ang mga onyx. Akala ko nga local eh. Tsaka yung black obsidian, akala ko local. Bago ko gawin ganito, bracelet, pinukpok ko muna yung isa. Tinesting ko. So, nung nabasag, sabi ko, tunay talaga siya, bato talaga siya. Akala ko, plastic. Pero, ano sa'yo? So, yun, dati 3K talaga. Sa mga nakakuha sa akin na to, naglabas ako nito 5 piraso lang noon. So, ngayon, marami siya eh. Ilan ba itong ginawa ko? 2, 4, 6, 8, 9 na panlalaki. 2, 4, 6, 8, 9. 9 na panlalaki. Then, limited po. Yung panlalaki, pwede rin naman isuot ng pambabae. Pero itong pambabae, hindi po pwedeng isuot ng panlalaki. 2, 4, 6, 8. Siyam din. So, yun. Tigna 9 lang po yung aking ginawa. Tapos, isusuot ko pa yung isa. Isusuot pa ni Mrs. yung isa. Tagwawalo na lang. Tag 8 pieces na lang. So, yun. Una na lang po kasi bihira talaga ako maglabas nito. Pero kung ito ay maraming kukuha, siguro mapipilitan akong gumawa ng marami. Depende sa ano po ninyo. Kaya, sa unang makakakuha, ay yun ang unang mabibigyan. Then, tiyempuhan lang nga, sabi nila. Tiyempuhan lang. Ito po hindi ko pinalilimusan. Grabing tunog, oh. Grabe yung tunog niya. Lumang-luma na siya. Natsambahan ko lang kahapon. Ito ay St. Benedict na matagal ko nang hinahanap. Sabi nila Padre Pio daw. Pero hindi po siya Padre Pio. St. Benedict po yan. Natsambahan ko lang. Hindi ko pinalilimusan. So, ipakita ko lang. Isa sa mga collection. Then, sa gusto po ng ganito, San Miguel Arcangel na pangbantay sa sasakyan, pangbantay sa bahay. So, ano siya? Kanso talaga siya. Oh. Ibang-iba yung tunog niya. So, solid talaga siya. So, kung sa mga may gusto nito, sa mga mag-order na San Miguel Arcangel, pangbantay sa bahay, ito po ay malaking klase ng tanso. So, medyo pricey lang kasi alam nyo naman ang mga tanso ngayon. May kamahalan ang tanso sa panahon natin ngayon. Kaya hindi po ako ganun naglalabas ng mga mahal kasi minsan hindi kaya ng tao. Pero mainam siya. Magandang maganda po ito para sa bahay. So, ibibigay ko rin yung kanyang dasal. So, ang laki niya ay halos mag-isang dangkal na siya. So yan, hindi siya ganong kalaki yan, kaya pwede sa sasakyan, pwede sa bahay. Hindi iba yung kulay niya, no? Yun, sa mga gustong mag-order niyan. Then, naka-timing din po, ito, pang sarili ko lang din, tiyempuhan lang. Pag inawakan ko siya, tuwan-tuwa ako kasi alam niyo naman ang deboto namin mag-asawa ay Senyora Francia. So nakakuha ako, bakal na Senyora Francia. Kaya natin malalaman na Senyora Francia siya. Tignan niyo yung bata. Yung batang karga niya, ito. Mukha lang yung meron. So, ganyan ang sa tanda ng Senyora Francia. Mukha lang yung ipinapakita, hindi pinapakita lahat. Pati yung katawan. So, ayun. Timing. Tiyempo-tiyempo lang din. Pag nandun yung mga matatandang antingeron, makakatiyempo tayo. Kaya... ayos din. So, hindi pa ganong maganda yung kanyang ano. Ipapakalkal na lang natin to. Ipapakalkal. So,
uukitan, palilinawan para mas maganda. Tapos pag-uukitan ko ng pangalan na Senyora Franza para isa na siya sa mga hello din, Eddie De Villa. Boys ang Balatayo, mapagpalang hapon din sa'yo. Shoutout sa'yo, Boys ang Balatayo ng Iligan City. Mapagpalang tanghali kay Karalasi Di Aguila. So yun, mapagpalang hapon sa lahat at sa mga mag-o-order, lalo na po ito. So ito, dalawa ang dasal niya. Isang Infinito di Diyos, dasal ng Infinito di Diyos, at dasal ng Espiritu Waxin. So mabigat-bigat na dalin to, pang ano na to, pang combatant at pang digmaan na talaga yung mga ganitong medalyon. Mahusay po iyan sa mga kulam at barang, lalo na kung maaalagaan po ninyo. No, so yun, mapagpalang hapon sa lahat. Mamaya, magkakaroon po tayo ng ritual na sumbalik. Sa mga magpaparitual sumbalik, humabol na po kayo. Mag-chat na po kayo kay Mrs. dahil mamaya na po gaganapin yun. So parang kanina kasi sakit-sakit ng ulo ko sa biyahe kahapon, ng init. Sumakit yung aking migraine dito. So tulog ako ng tulog, kaya ngayon lang tayo nagka-live. Bumabawi ako siguro yung pagod ko sa biyahe ng Mindoro, then sunod-sunod po yung biyahe namin. At ino, siguro overpatig na rin, sobra-sobra na rin yung pagod natin, kaya siguro need na rin na magpahinga-pahinga na rin ako. No, hindi pwede yung ganito na abuso sa ating katawan. Senyora Francia po, sa Bicol yan. Opo, sa Bicol yan, pero sa Bicol ay wala naman orasyon sa kanila. Kahit nang nagtry ako manghingi sa mga pare, wala. Sa mga deboto doon, no, yung mga matatandang deboto doon, wala rin silang dasal ng Senyora Francia. So, ang dasal ng Senyora Francia ay nakuha ko po mismo, ibinulong sa akin sa panaginip. Kaya kung makikita ninyo sa damit ng Senyora Francia, yung damit ko po rito na pinost ko noong nakaraan, iyon po ay kumpleto ng dasal. May mga pondo, puder, at bakod. So, yun po ay sariling dasal po yun na ibinulong sa akin, na pinagtyagaan kong isulat. Ilang gabi tayong nanaginip noon, nung kabataan ko pa. Kaya, nag-iisa lang po yung dasal ng Senyora Francia. Kung may makakuha yan, eh, kumbaga copy na lang, pinagkaloob na lang din ng iba ng mga napagbigyan ko. Pero ang original po niya, nasa akin talaga. Kaya pwede na nga po akong gumawa ng aklat ng Senyora eh. Pero hindi po ako pinapayagan. So, wag daw, wag. Kaya, ayun, hindi ko ginagawa. Testamento lang po yung nasa akin. Kaya, ayun, sa mga nagnanais ng mga testamento, kung kayo ay deboto ng Senyora, so meron po tayong yan. So ayun, mga idol, sa mga naghahanap, dalawa pala ito, yung buntis natin. Yan, buntis na Maria. Sa mga hindi magkaanak, ito yung kanilang ginagamit. Sa mga hindi magkaanak, sa mga nagsusugal, gamit din nila to, kasi mabisa din daw talaga ito sa sugal. Pero sa, kaya alam nyo naman, pagka hindi ko tested, no, may daw pag ako nagsabi, kasi hindi ko naman alam, kasi hindi po ako nagsusugal. Hindi ko tested yan. Pagdating sa mga sugal, ay wala po sugal. Ang Senyora Francia po kasi ay napakasungit na gabay. Napakasungit na gabay po niyan. Iyan po ay nambabatok. Kung minsan nananalisod pa, bigla kang madadapa kapag kagalit siya sa'yo. So, yan. Dalawang buntis yung nandito sa atin. So, pwede nyo nang i-avail. Ayun. December 11. So, yun yung raffle natin. So, sa mga wala pa, hindi pa mga kasama sa raffle, so, pwede pa po kayong humabol, no? Sana sa yung mga naghahangad ng mga gamit ay kayo po yung mabunot. Hindi na baling kami ay lugi dito sa mga ipaparapol namin, okay lang. So, saan ka makakakita ng 100 pesos na ganyan? Diba, kung kayo sakaling mabunot,
Ito yung mga parapol natin, no? Binalot na ni Mrs. Ito yung sa jackpot. Kita nyo ang dami. Ilang mutya yan. May gumamela cellist 10 elements, saka dragon bloods, bracelet, tapos may bato omo, isang susong libon o susong pilipit, then may dalawang tawag dito, kabibe, no? Libon na kabibe. So, dalawa yan yung libon na kabibe. So, ayun, pagka itong mabunot yung swerte nyo. Then, isang infinito with Diyos. So, kung sino mabunot yan, ang dami po niyan. O, merong bracelet na bola ng ninyo. Merong 7 selyos. So, 7 selyos. Isa, sinama na po namin sa raffle. Baon na isang mata at ang kanyang ayan o. Hindi makita, maliwanag. Yan, yung itim na yan sa gitna na yan, yan ay bato omo na itim. So, may bao ka na, may bato omo na itim ka pa. So, pinarapol namin din. Earth elements. Swerte, kung makakuha nito ay earth elements din. Ito, yung bao na isang mata na may bato omo sa gitna na itim. Dignum bracelet trespico. Dignum bracelet trespico. So, dalawa yan. Dignum bracelet hexagram. Ito nyo ang dami. Then, rosary na bola ng ninyo na merong trespikong, hindi na siya magkasya, cross na trespiko at meron din siyang trespiko na, cross na dignum, then meron trespiko na dignum. So, yun. Dignum rosary. Ito yung parapol lang po ito, ah, parapol. Fire elements, stone, then dalawang libon, tapos yung tatlong muka, yan ay Holy Trinity na tinatawag. So isipin ninyo, ang dami. Ngayon, kung sino matyempuhan dito, makabunot. Yun ang swerte. Yung mga pangalan ninyo, ikakarambola namin yun. So, yung pangalan nyo lang ang isesend ninyo. Send nyo yung pangalan nyo at tirahan nyo. Cellphone, birthday, cellphone number, tirahan. Tapos, susulat namin sa papel yun, bibilutin namin din. Rarambulin namin yun kung sino ang mabunot dun. So, wala pong pili-pili. No, walang pili-pili, walang kung may mga member kami na hunter na nandyan, so dahil iyan ay nakarolyo, so hindi natin madadaya talagang kung sino yung mabunot. Swertihan na lang, kahit nakasali po yung ibang mga member namin dyan, eh, hindi pwedeng ganun na sila yung patatamain natin daya yon. Ngayon kung sino yung talagang maano, mabubunot, yun po yung swerte. Lalo na po doon sa ano, sa mga maraming yung iba 1,000 yung inano nila, eh bali 10 slot, no, gusto talaga nilang mabunot. Ayun, swertihan lang kung sino mabunot talaga. Wala tayong magagawa kung sino po yung madampot. Laging gustong may makijoin. Ayun, so yun lang mga idol. At sa sige, may Urim La Sultan. Kung gusto nyo sumali, mag-PM ka lang sa akin, then sesend ko yan kay Mrs. Ang ano natin sa raffle, sa ano lang, sa Gcash na lang isesend. So, ito, sa mga mag-a-avail po nito, ito, matibay po yan talaga na pang proteksyon sa kapahamakan sa biyahe, kulam at barang. Ito naman, nakalimutan ko lang, mas mainam po itong gamitin tong anima sula sa mga nakulam at nabarang. Talagang tumutunaw at nanununog ng tigal po, no? Yung mata na yan, sa gitna na yan, mata ng anima sula, yan po ay sinusunog niya yung mga tigal po, kulam at barang. Pero gaya nga ng sinasabi ko, kailangan magpagamot muna kayo bago kayo mag-avail ng ganito. Kasi
unang-una bakod dyan eh. Kung ikaw ay nakulam at nabarang, parang kinulong mo lang sa loob ng bakod yung kulam at barang. So, imbis na tanggalin muna. Ito naman, sa mga yang waksim kasi, ito yung tinatawag nilang infinitong dagat. No, kung tawagin nila, infinitong dagat ay espirito waksim. So, ano ang kakayahan ng waksim? Bakit mabisa ito? Mabisa ito sa mga nakulam na barang, masamang elemento, masamang espirito. So, kung nakita nyo, maraming gumagamit ng waksim na manggagamot. Talagang napakagaling po nito, sa totoo lang. Magaling talaga siya. Pang baldugan, kung tawagin nila, pang malakasan talaga itong medalyon na to. So, ngayon lang kayo makakakita ng spiritual waxing na ang likod po ay anima sola. Napakatibay po nitong kombinasyon na to. At yung anima sola, makikita ninyo, meron ding mga orasyon na nakapalibot. Then, meron din siya sa loob. So, yun. Ang waxing, papaliwanag ko sa inyo, sa mga laging tumatawid sa dagat, sa mga seaman, ito po ang pinakamagandang gamitin sa mga seaman, no? Kasi ito may kakayanan siya sa pagpapatahimik ng mga alon. Kaya niyang patigilin yung alon na nagwawala at kaya niyang kontrolin ang kalikasan pagdating sa dagat. Yun po yung ano natin. Masungit ata ang waksim, mahirap. Paano naman magiging mahirap? Masungit talaga ang waksim, stricto to. So, para mapasunod mo, siyempre, kailangan dasalan mo. Lahat naman po ng ano, kung stricto ang waksim, alam mo bro, sabihin ko sa'yo, mas stricto number one ang anima sola. No? Ang anima sola ay napaka-stricto. Kung nahihirapan kang pagalawin ng waksim, baka mahirapan kang pagalawin ng anima sola. So, bakit po hindi napapagalaw ang waksim? No? Number one, di ba sinabi ko na sa inyo yung sikreto? Kailangan, kumpleto ang dasal, kailangan walang kulang, walang, hindi mali. Ngayon, stricto na nga, tapos mali-mali pa yung dasal mo, di pinagod mo lang ang sarili mo. Kung kumpleto ang dasal niyan at yung kalihiman niyan ay alam mo kung paano, kaya nga kami, pag nagtatanong sa amin, paano to paganahin, paano to anuhin, pagka nasa tangan-tangan ko na, so pinapaliwanag namin. Siyempre, nagbenta-benta ka niyan, tapos hindi mo ipapaliwanag, galit ka pa pag nagtatanong sa iyo yung tao, marami pong ganyan, di ba? Pagka tapos nilang magbenta, tapos tatanungin sila, paano to paganahin, dadasalan pa ba? Hindi na yan dadasalan. So bakit po nila sinasabing ganun? Kasi wala silang dasal. No? Kahit na yung mga medalyon ay may mga dasal yan, bawat isang medalyon, sabihin ko sa inyo, may dasal yan. Kapag ka kayo ay nakapaglimusan ng medalyon na walang dasal, kalokohan na yan. Alam nyo po ba na ang ibig sabihin ng medalyon? Ang ibig sabihin ng medalyon, lalagyan. Lalagyan, pondohan kung tawagin namin. Diyan mo pinupondo yung mga dasal na ipinapakain mo, pinupondo mo para maging depensa mo sa iyong sarili. Yun po ang ibig sabihin. Eh sa mga baguhan na mga nakikigaya na kunya mag-aaral ng gamutan, kapag ka nakapaggamot ng online, so nakilala na sila, post ng post, ayan, ang gagamot ako, libre. So ang gagawin naman nila, bigla pong maggagaya ng limusan. Kasi kilala na sila eh. Iyon po yung tinatawag natin na gaya-gaya lang. No? Dahil uso, dahil pagkakakitaan, gagawin na nila. Wala sa puso nila yung panggagamot nila. Ang talagang hangad nila ay makilala para makapaglimusan o para makapaghanap buhay. So yun lang. Real talk lang po yan. Mas marami namang ganyan. Pansin nyo naman, sino-sino na lang lumilitaw ng mga manggagamot ngayon. Yung iba nga, nag-aral lang nung pandemic eh. Kasi walang mapaglibangan. So, nakita nila, nanggagamot. Yun, manggagamot na rin sila ngayon. Ganun lang po yan. Ngayon, pagka nagbebenta na sila ng medalyon, dahil nga baguhan lang, at kinukuha lang sa kung saan-saan yung kanilang dasal, sa GC, manghihingi kung kani-kanino, hindi nila alam yung inihingian nila, kinukulangan. Kukulangan yung inihingian. Sabihin, hindi, kompleto yan. Ayan, dasal yan. Akala naman nila, totoong kompleto talaga. Pero kahit naman ako eh, ba't naman ako magbibigay sa kanila? Di ba? Nang kompleto. So, ibibigay ko na lang yan, number one, doon sa customer natin,
No, mapagpalang hapon din kay Hunter ng Mindoro, kay Raven Rent Pass, no. So yan po isang manggagamot natin sa Mindoro, si Hunter ng Mindoro. Ayun mga idol, ganun lang sa mga mag-o-order. Yung mga dasal niyan kapag hiningin niyo sa amin ibibigay namin sa inyo yung dasal niyan. Hindi man namin maibigay ng naka-Xerox, ibibigay namin yan naka-type na yan. O kaya pipicturean namin yung mismong aklat na hawak-hawak namin. So, ganun lamang po yan para wala tayong kakulangan. Walang pwedeng sisihin sa bandang huli. So, yun. Sa mga mag-o-order sa YouTube channel ko, may magtatanong na naman yan, paano mag-order? Yun na nga po, ito sinasabi ko na. Kung hindi nyo alam ang Facebook account ko, mag-ano na lang po kayo. Tumawag kayo sa akin cellphone number 09560226467. Ulitin ko lang, 09560226467. So yan, sigurado wala na pong magtatanong yan. Kasi kahit na binigay ko na yung cellphone number, sinabi ko na, magtatanong na naman. Siguro po hindi tinatapos yung video. No, pag nakitang may commercial, skip. Out na kagad. So, nakita lang niya yung gusto niya na orderin, so yun na. So panoorin niyo po ng buo yung video para malaman niyo kung paano mag-order. Yun, mapagpalang hapon sa lahat at mapagpalang buhay. So side out na tayo dahil mainit dito sa pwesto ko. Yung pwesto kasi po na to, nandito lahat ng gamit ng mga pangontra. So nandito, bihira po akong pumwesto dito dahil dito ay nandito kasi yung presensya nilang lahat. Kaya pag nandito ka, pawis ka. Kahit na may electric pan na bukas na nakatutok sa'yo. At sa sobrang dami nila, dahil iyan po ay talagang kada Biyernes talagang panay po ang konsagra namin dyan. Hindi panay ang pakain. Tapos yung mga dasal ng ano, pinapakain din namin sa kanila. Kaya pag nandito ka, iba presensya mo rito, para kang sasabog. So grabe, mainit, nandito talaga sila lahat. Talagang parang, kaya kung mapapansin ninyo, iba yung dating ng katawan ko. Pero pag ako may sakit, masakit ang ulo ko, so dito, hihiga ako dito ng mga ilang oras. So pagka naramdaman ko, wala na yung sakit ko, wala na yung pagod ko, lilipat na ako ng pwesto. Pag nasobrahan ka rito, para kang binugbog yung enerhiya nila lahat. Nag-aano sila sa'yo, nagbe-bless. Masama rin po kasi yung sobra. Bawal din naman yung kulang. Kailangan sapat lang, sakto lang. Kuminsan, nagme-meditate din ako dito, mga ilang oras lang. So, yun po yung tulong ng mga pinagsama-samang enerhiya ng mga gamit. Kaya nga sabi ko sa inyo, mas mainam na meron kayong altar para pagka masakit man ang katawan ninyo, dun lang kayo, umupo kayo, tumambay kayo sandali, magmuni-muni kayo, mag-meditation. So, yun, tatanggal na po yan kung ano man yung inyong nararamdaman. Matik yan basta buhay yung mga gamit ninyo at nararamdaman yung kanilang presensya. So yun, sign out na tayo mga idol. Mapagpalang hapon sa lahat, mapagpalang buhay sa lahat-lahat. At abangan na lang po natin yung live natin mamayang gabi. God bless you more mga idol.